look so pretty in your smile. So, ito ang aming day 11. Ay, day 11 ba? Day 10. Ewan ko kung ano day na to. So, ipakita ko sa inyo mga kadaldal kung ano ang nagawa ngayong day 10. So, tama, day 10. So, ipakita ko sa inyo ha. So, yun mga kadaldal, ito yung nagawa nila. So, as usual, pasok tayo sa entrance ng ating dream kitchen. Ayan, magulo pa. Ayan, ang dining, ayan. Bintana, sliding, ito ang door. At ito ang bagong nagawa nila sa day 10. Nag-paint na sila first coating. Ayan, white. Ayan, naglagay na sila ng mga kisame. Ayan. So, may paint na. Ayan. At ito, naka-tiles na. Naka-tiles na. So, pinantayan tiles na yan. Ayan. Ayan, si Madam Ambrosia. Nag-check. Nag-check na ang kitchen. Ayan, so wala pa rin butas na anak. Pupita nila yan. Oo, so ito. Ayan. Nakalagay ng grills yung aking bintana. Ito, isa pa. Ito yung another na bintana. O, di ba? Naka-grills, naka-tiles na siya. Ayan ang aso ko, makulit. Nakbigyan mo nga ng tubig sila, luta na. Bigyan mo nga ng tubig sila, luta sa kasi luna na nila. Oo, na yan. At ito ang aking laundry area. Naligyan na rin nila ng tiles. May lababo din yan. Ayan, pinilis nila yung flooring. Ayan. So, hindi naman nila ito ika-tiles. Nakaganyan lang siya. Ayan, itatimes pa nila yan. So, wala yung pang gagawin. May anak pang lagay na sila ng mga tubo. Kaya, maglalagay pa sila ng mga kisame. Ito, tatakpan daw yan. Kasi dito, part dito sa laundry area, hindi siya kasama sa kisame na binayaran ko. So, next, ano yung project. Dito, tatakpan nila yan. Para wala siyang, walang butas. Yung kisame ko, ayan. So, yun na yung kisame. So, yun. May mukha na ang day 10. Dito ko ilalagay ang aking oven. Tapos, itong pintuan na to, na nakapadlock pa ngayon, ito yung papunta doon sa sala ko. Itatanggalin yung pintuan na yan kasi palalakihan itong pintuan ko dito. Lalagyan siya ng parang arko. Para saan to? Mga kabinet yanak. Palalakihan ito parang arko siya. Para pag galing namin sa sala, papasok kami sa kitchen, malaki na yung door. So, eto. So, may parang ako pa nag-iigot. Oo. Oh. Ayan, si Madam Ambrosia, nag-iikot-ikot. So, yun mga kadaldal, ito ang aking day 10 update sa aking dream kitchen. And see you tomorrow sa day 11. Day 11. Today pala is June 2. Ay, June 2. July 2, 2021. So, ito yung aking diary. Karugtong sa vlog. So, ayan ang aking floor. Diba? So, yun, babos see you tomorrow sa day 11. Tapos, mainit din pala. Ha? So, titingnan natin yung mga nagawa dito sa likod. So, tinanggal nila yung, ayan, malunggay. Tinanggal nila yung malunggay. So, halika na! Ayan. Pinaputol ko na yung malunggay ko kasi natatabunan yung aking, baka umulan, bumagyo. Tatamaan yung, yung aking kotse. Ay, ito ang aking oregano. Grabe, para ng gubat. So, ipapatanggal ko din sa kanila yan. Napatriman ko. So, ito yung likod. Hindi pa siya ayos. Medyo kailangan marami pang araw na nilinisin to. So, nakaka-day 10 pa lang naman kami. So, 1 month ang usapan namin dito. Ayan, nakakadaldal ang aking update sa aking dream kitchen. See you tomorrow for day 11. See you for my next vlog. What's up mga kadaldal? Welcome back to my premiere. Welcome back to my channel. YouTube channel. Ayan mga kadaldal. Ayan mga kadaldal. Ayan mga kadaldal. Di ba tapos? Ah, kadaldal. Tignan yung aking kilay. Wala sa bog. As in, nandito kasi ako sa bahay. As in, hindi lumalabas. Yung mga kadaldal, today is July 3, 2021. So, ito na naman tayo. Kailangan kong
i-documents o i-vlog ang aking kitchen. So, ngayon mga kadaldal, day 12 na tayo ngayon mga kadaldal sa aking dream kitchen. So, at ngayon ay 4:30 PM na. So, narinig ko, umalis na yung mga workers, lababas na, nagkapaglinis na sila. At Saturday today, Sunday tomorrow, walang gawa. So, narinig ko sila, naglilinis sila sa labas. Pero, titignan natin ngayon kung ano yung nagawa nila sa day 12. Hindi ako lumabas mula kanina. Hindi ako lumalabas kapag may mga gumagawa dyan sa labas. Nakalak lang kami dito sa bahay. Kapag wala na sila, saka na ako nagbablog. Ipapakita ko na sa inyo. So, yun mga kadaldal, samahan nyo ako mag-tour sa aking kitchen. Nalabas na ako. Tingnan natin. Excited na ako makita kung ano ang itsura sa labas. Kita yung aking hiko. Ang ganda, no? Ang ganda. Ayan, oh. Tatlong crush yan. So, yun mga kadaldal, stay tuned at samahan nyo ako mag-tour. Ayan na mga kadaldal, lalabas na ako. Oh my God. Ayan, malinis na nga. Nilinis nila. Ayan, nilinis nila pati mga tsunelas namin, nakaayos. Ayan, very good naman. At ito yung lababo, nilagay nila dito sa harap, ha? Ayan, malinis itong aking harap. Tinanggalan nila ng mga alikabok na nakakalat. So, ayan. Pasok tayo sa entrance. Ayan ang aking window. Tinakpan muna nila ng... Ayan, nakatakip pa. At ito, may pintura na, o, diba? Ito yung bago ngayon, nakapintura na. Ayan, at ito, na-finish na. Ito, finishing na to. Itong wall na to, dati, ganyan siya, o, ganyan lang siya. So, ngayong today, day 12, yan ang bago. Napakinis na nila. At ito, nakatambak yung mga ibang semento. Mga aso ko. Ayan, nag-paint-paint na sila. Ayan. Nagdagdagan ng pintura. Ayan, so ito yung nagawa nila today. Pinakinis nila yung wall ko. Ayan, kasi nakarap siya eh. Kahapon. Nakarap pa siya, color green pa siya. Ngayon, makinis na. Kasi pina-add ko talaga siya. Ayan, yung lababo, wala pa rin siyang butas. Sabi nila, tatapasan daw nila yan bago ilagay ang lababo. So, ito. Ito ang aking, ayan, dito pala sila kumuha ng wire. Ayan, at ayan, may mga pintura na. Ayan, nalagyan nila na parang sa wire. Oh my God! Ito ang lababo, wala pa rin butas. Ito pala ang cabinet ko. Ayan ang cabinet. Ito yung pinupukan nila ni Nixon. So, ayan ang cabinet ko. Bakit di dyan nila nilagay sa... Ay, sa ilalim ng aking aircon. Pag ako nagbukas ng aircon bukas, bababasa. So, hindi talaga ako dapat magbubukas ng aircon. Kasi matutulungan ang cabinet ko. So, mag-electric pa na lang ako. At ito, na-finishing na nila. Ayan, yung semento. Bilis, no? Ayan, so, ayan, semento na rin. So, tutukan na rin dun. Ayan, ganyan ang style niya. So, ang galing ni Nixon, nakagawa agad siya ng cabinet ngayong araw. After lunch niya lang yung ginawa. Kasi 12 o'clock, nakita ko siya, gagawin pa lang daw niya. Nagla-lunch pa lang sila nun. Ilang oras niya lang ito ginawa. Ayan, no? Ayan, parang pinupukpuk niya doon. Kasi doon ako sa kwarto ko natutulog. Narinig ko pupukpuk. Ito pala yun. So, ikot tayo. Tingnan natin ang likod ng aking bahay na makalat. Tingnan natin kung ano niligpit nila. Andito pa yung mga basura. So, after nito, itatapon naman nila yan. Ayan, dito pa yung mga gamit nila. Ayan pa yung mga plywood ko. So, nakatambak pa dito yung mga abubot ko. Ayan, tingnan natin kung nilinis sila yung labas. Ayan. Ito yung kotse ko. Ayan yung malunggay, yung puno na malunggay ko. Ayan pa rin siya, so hindi pa natatanggal. Ayan pa yung iba kong tiles. Saan kaya ilalagay yung tiles na yan? Para sumobra. Sumobra yung tiles sa bilin nila. So, sumobra din to. Paano kaya yan? Iiwan din na yata nila yan. So, ayan. So, ito pa ang mga abubot ko dito. Hindi pa nila nililinis. So, yan. Nakapadlock na ang gate. So, umulan dito. Kaya, labas ang aking mga halaman. So, hindi na ako magdidilig. Ayan. So, yan ang update sa aking day 12. See you sa next day 13. Thank you for watching. Yo, what's up mga kadaldal? Ayun nga mga kadaldal. Nakita nyo na ang aking day 11 at day 12 sa aking dream kitchen. Ayan, di ba? Ang bilis lang matapos.
parang kailan lang, inangangarap lang ako na maging maayos na yung kitchen ko. Parang kailan lang yun. Parang last month lang. Kasi nga naaasiwa na ako. Kasi nga, gusto ko na mag-vlog. Gusto ko na mag-vlog. Pahabak to vlog eh. Pahabak to whitey. Gusto ko na rin magluto-luto. Gusto ko na ilabas yung talent ko. Charota. Kala mo talaga marunong magluto eh. No? Ayun. So, na-inspired talaga ako sa mga napapanood ko na nagko-cooking-cooking sila tapos binablog nila. So, parang gusto ko rin mag-ganon. Kaya talagang nangarap ako na sabi ko, gusto ko rin magkaroon ng ganyan, pero dapat maganda yung kitchen ko. Actually, wala pa akong YouTube noon. Pangarap ko na talaga, last year pa bago mag-pandemic, pangarap ko na talaga na magkaroon ako ng magandang kitchen. So, hindi lang talaga natutupad kasi wala akong pera. Ayan, may pera, pero priority. Andaya ko priority doon. So, ngayon, dahil nga nag-pandemic, nabawasan ang kakagala, nabawasan ang gastos na nahibik sa bahay, nakapag-ipon, at rumakit-rakit ng konti, at ayan, nakabuo na, nakapagpagawa ako ng kitchen. Kaya yun, natupad yung pangarap ko. So, ito na, biglaan. At thank you din sa, may mga kunting tumulong din sa akin. Hindi naman konti, talagang tumutulong at sumusuporta rin sa akin. Kaya, na-push din talaga ako na ituloy kasi nga, may tumutulong naman kahit paano. So, yun. Yun ang aking kwento sa aking dream kitchen. At ito na nga, diba, naumpisahan na, at ang dami ko pang gustong gawin sa kitchen ko. Sabi ko nga sa mga anak ko, pag natupad na yun, okay na, kailangan tumaba na ako. Kasi gusto ko, kakain na lang ako ng kakain. Kasi nga, sila yung tagaluto. Talagang ganun yung plano yun, no? Ayun, nakakadaldal. So, yun nga ang nangyari. Tapos na ang day 11 at day 12. Ngayon, dagdagdagan ko lang yung video ko. Kasi nga, parang nabitin ako. Kailangan babuo ko to ng 13 to 14 minutes man lang para naman din hindi kayo mabitin. So, yun mga kadaldal, shout out ko lang kayo mga kadaldal. Ayun nga, may David daldal. Ayun nga, may galang shout out na lang sa inyo, sa lahat na nandito, ang Team Freedom, especially ang Team Freedom. At sana dumami pa tayo sa lahat ng mga ka-team dito at ka-collab ko nandito. At syempre, ang Dream Team at Fantasy Team na hindi ko makakalimutan. At syempre, ang hindi ko makakalimutan na taong mula sa umpisa, na nagdala sa akin dito sa Dream Team at Team Freedom at sa LS ko, si Simple Jen, ang aming admin Simple Jen, at si JBTV, si Master Admin Joel. Yan, yun mga hindi ko talaga makakalimutan. May mga LS ako, first LS ko, nakasama ko sila. O, diba? Shout out sa inyong mag-jowa dyan. Ayan, at thank you sa inyo, sa lahat ng mga nandito. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pag-YT. Walang aayaw, walang gi-give up. At thank you so much din sa lahat ng mga viewers dyan. Sa lahat ng mga friendship, mga nag-support. Thank you so much. Bye-bye na. God bless. Pinahaba lang yung video. Wala na ako masabi. Bye. God bless.